Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? O nananadya ka lang? Pasensya ka na, miss. Nagmamadali lang kasi ako. Mahuli na kasi ako sa trabaho ko. Wala akong pakialam. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Emma, tama na yan. Nakakahiya sa mga tao dito. Pasensya na talaga. Hindi na mauulit. Talagang hindi na. Dahil sa oras na maulit pa ito, matatamaan ka na talaga sa akin. Tara na nga. Ang init lagi ng ulo mo, girl. Eh, nakakapanginig ng laman tong lalaking to eh. Hindi tumitingin sa dinadaanan. Magmerienda nga muna tayo ng halo-halo para lumamig yung ulo mo. Mabuti pa nga. Ang dami pinagawa ni boss sa atin ngayon, no? Kaya nga, nakakapagod. Sana sa susunod na araw, hindi na ganun kadami yung pagawa niya. Kaya nga eh. Dito muna tayo maghintay ng sasakyan. Sige. Sira na naman ang araw ko. Andito na naman yung lalaki na kabangga sa akin kaninang umaga. Girl, bakit ba ang init ng dugo mo sa kanya? Baka mamaya kayo pa magkatuluyan yan. Ano? Narinig mo ba yung sinasabi mo, girl? Ang dami namang lalaki dyan. Bakit siya pa? Hindi ko rin naman gusto ang babaeng mataray at suplada pa. Ano? May sinasabi ka ba? Ah, wala. Ang sabi ko, maganda ka. At pasensya ka na sa akin kanina. Tara na nga, Rose. Baka kung ano pang magawa ko dito. Girl, relax ka lang. Sige ka. Baka kayo magkatuluyan yan. Pwede ba? Tigilan mo ako sa kakasabi mo ng ganyan. Hindi ako natutuwa. Pasensya ka na. Hintayin mo ako, Emma! Ikaw naman, hindi ko naman mabiro. Kung hindi mo ako titigilan, hindi na ako sasabay sa'yo bukas. Oo, sige na. Ititikom ko na yung bibig ko. Mabuti naman kung ganun. Doon na lang tayo maghintay ng sasakyan sa may tindahan. Sige. Ano ba yan, girl? Bukas daanan na lang kita ulit dito sa bahay nyo. Sige, girl. Mag-ingat ka pag uwi. Salamat. Sige. Bye. Bye. Yun yung nakabangga kay Emma. Hi, miss. Nasaan yung kaibigan mo, Mataray? Ah, andun na sa bahay nila. Bakit? Ah, wala naman. Gusto ko nga sana makipagkaibigan sa inyo, kung ayos lang. Ayos lang naman. Ako nga pala si Rose. Ako nga pala si Renz. Bukas ba, kasama mo ulit yung kaibigan mo? Oo naman. Sabay kami pumapasok sa trabaho. Sige. Kapag nakita ko kayo ulit, makipagkilala ako sa kanya. Sige, walang problema. Baka naman, tarayan lang ako nun. Hindi, akong bahala. Mukha ka namang mabait eh. Sige, salamat. Sige, aalis na ako. Oh anak, gising ka na pala. Kain na tayo. Ma, ano pong ulam? Nagluto ako ng gulay, anak. Gulay? Alam niyo namang hindi ako makain ng gulay eh. Naisip ko kasi na puro karne na lang inuulam natin. Ano ba naman kayo, ma? Binibigyan ko naman kayo ng pambili niyo ah. Hindi ko naman ginagastos sa kung saan yun, anak. Binabudget ko yun. Sige na. Kayo na lang po ang kumain. Nawalan na po ako ng gana. Naliligo na lang po ako.
Anak, hindi ka na naman ba kakain dito? Hindi na. Ay, mag-isa po na naman kakain. Lagi na lang. Ma, papasok na po ako. Anak, nagtimpla pala ako ng gatas mo. Inumin mo muna to. Sa inyo na yan, Ma. Nagmamadali kasi ako. Baka mauli na ako sa trabaho ko. Ano ba yan? Sayang naman tong gatas na tinimpla ko. Rose, sino yung sumusunod sa atin? Ano ka ba, Serencian? Sino yun? Kilala mo? Hi, Rose. Hi, Miss Mataray. Ikaw? Bakit magkakilala na kayo? Ano ka ba naman, girl? Mabait itong Serence. Siya nga pala, kaibigan ko si Emma. Ako nga pala, Serence. Rose, ang suplado naman ng kaibigan mo. Hoy girl, nakikipagkilala sa'yo si Renz. Pansinin mo naman. Sige na nga. Ako si Emma. Masaya na kayo. Pagpasensyahan mo na yung kaibigan ko. Lagi lang may toyo. Ayos lang yun. Sanay naman ako sa toyo. Kita naman sa katawan niya. Tara na nga, Rose. Mahuli na tayo sa trabaho. Sige na, Renz. Aalis na kami. Sige. Mag-ingat kayo. Hello, Rose. Matagal ko na pala kayong hindi nakikita. Kamusta na si Emma? Renz, si Emma kasi may sakit ilang araw na. Ano? Pwede mo ba akong samahan sa kanila? Sige, ngayon na ba? Oo, sana. Sige, sasamahan kita sa kanila. Magkita na lang tayo. Sige, salamat. Tao po! Tao po! Emma? Sino kaya yun? Oh, Rose! Ikaw pala yan! Pasok kayo dito! Rose, nahihiya ako. Siya ba yung mama ni Emma? Oo, mabait yan. Si Tita Mitch. Tuloy kayo. Mano po. Siya nga po pala si Renz, kaibigan po namin. Ano po? Kaawaan kayo ng Diyos. Tita, gusto lang sana namin dalawin si Emma. Kamusta na po siya? Sige, pasok muna tayo sa sala. Sandali lang at tatawagin ko si Emma. Sige po, tita. Emma? Emma? May mga bisita ka? Sino daw po yun ba? Mga kaibigan mo raw. Sige po. Renz? Mabuti, napadalaw kayo dito. Ito kasing si Renz, nagpasama sa akin dito. Ha? Eh bakit naman? Emma,
Matagal ko na kasi kayong hindi nakikita na dumadaan doon sa may kanto. Ah, oo. Ilang araw na rin kasi akong may sakit. Ayos ka lang ba? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Hindi pa nga. Magpatingin ka na, Emma. Baka mamaya lumala pa yan lalo. Gusto mo, samahan ka na namin? Hay nako, matigas ang ulo ni Emma. Sinasabihan ko na nga na magpatingin sa doktor, ayaw naman. Ano ba, Ma? Eh, ayoko nga. Emma, dapat sinusunod mo si Tita Mitch. Dahil mama mo siya, at alam niya kung anong makakabuti para sa'yo. Tama si Rose. Magulang mo siya. Kaya alam niya ang gagawin kapag nagkakasakit ka. Oo na. Sige na. Magpapatingin na ako mamaya. Mabuti na lang nandito kayo. Kung ako lang, hindi ko siya makukumbinse. Kaya nga po, tita. Ang tigas kasi talaga ng ulo ng kaibigan ko. O siya, magluluto muna ako ng pagkain. Dito na kayo mananghalian. Salamat po, tita. O sige, maiwan ko muna kayo dyan para makapagkwentuhan kayo. Maupo muna tayo doon. Sige, habang hinihintay natin si Rose. Parang kailan lang nung sinusungitan mo pa ako. Pinapangarap ko lang yung ganito. Na magkasama tayo lagi, maghahawak ang kamay habang naglalakad. Alam mo, simula nung makilala kita, nagbago na yung pakikitungo ko sa mga tao. Lalo na sa mama ko. Tinuruan mo ko kung paano siya tratuhin bilang isang magulang. Alam mo kasi, iisa lang ang magulang natin. Kaya pag may problema tayo, sila lang ang nakakaramdam nun. Pakiramdam ko kasi noon, parang hindi ako kompleto. Dahil wala akong ama na gumabay sa akin. Mali pala ako. Dahil nandyan si mama, siya ang nagsisilbing ina at ama para sa akin. Kaya pinagmamalaki ko siya. Oo, mahirap magpakananay at tatay. Kaya dapat, mahalin mo siya bilang anak niya. Salamat, dahil pinamulat mo sa akin kung gaano kahalaga si mama sa akin. Ikaw kasi, puro katrabaho. Hindi mo alam na kailangan ka rin na mama mo. Kaya nga, kung hindi pa ako nagkasakit noon, hindi ko pa mararanasan pumirmi ng ganun katagal sa bahay. Hindi na dumating si Rose. Tara na lang sa bahay, walang kasama si mama doon. Sige, mabuti pa nga.